Hi, hello, good morning! Kumusta na po kayo? Ngayon po ay nandito po ako sa bahay. Wala po akong work. Ayan. Kumusta na po kayong lahat? Pasensya na sa buhok ko. Bughag. Ayan. Anyway, marami pong salamat sa inyong pagtangkilik sa aking page. At siya nga po pala, malugod ko pong sasabihin sa inyo na ako po ay meron ng YouTube channel. Ang pangalan ko po sa YouTube ko ay Lita Katigbak. So, sana po kung manood po kayo ng YouTube, kung ano po yung pagsuporta nyo sa akin, dito po sa aking Facebook page na Lita Kayopkali, sana po suportahan nyo naman ako sa YouTube. Lita Katigbak po ang aking channel. So, ayun po, marami po rin ako ang mga ina-upload doon na some beneficial tips. So, bago lang po yun, kaya po, asahan nyo po yung mga susunod pang mga videos upload ko ay pakipakinabang para po sa ating pang araw-araw na buhay. So, sana po, pakisubscribe nyo po ako doon at sana po ay supportahan nyo ang aking YouTube channel. Ngayon po ay nandito po akong muli sa inyong harapan. Kumusta na po kayo? Sana po lahat kayo ay maayos, mabuti at mapayapa lahat. Kahit na nga tayo ay may kinakaharap na epidemya, pero po talagang ganun. Ang coronavirus ay hindi nasasawa yata sa atin, pero tayo sumasawa na. Pero kaya po nating labanan yan. Ipagpatuloy po natin ang pag-iingat sa ating sarili. Lagi po tayong maghugas ng kamay, avoid too crowded places, avoid gatherings kung maaari po, avoid gatherings. At syempre, panatilihin po natin yung social distancing at lagi po tayong mag-mask. Pero po, pag wala po tayo sa crowded places, alisin nyo po ang mask kasi minsan yung mask, lalo na't mahigpit, masama po ang yung epekto. Parang hindi tayo makahinga pagka ganon. So, kaya po, sabi ko sa inyo, alisin po natin yung mask kapag ka tayo ay nag-iisa lang. So, today is araw po ng Friday ngayon dito. It's a sunny day. So, kaya po, mainit na rin po dito. Kaya minsan, ayan, pagka gantong mainit, ayan, napakahirap lumabas kasi nga po sobrang init. Ito po naman, malapit pa kami sa matataas na bundok. Nandito po kami sa Ontario, California. Ngayon po, isa-share ko po sa inyo kung ano po, pasensya na kayo sa buhok ko, bughag, super bug. Anyway, isa-share ko po sa inyo kung ano po ba ang kagandahan ng, ayan, huwag tayong kumain ng mga pagkain na too much po sa sugar. Ipapaalala ko po sa inyo, alam nyo po ba ang mga negative pagka po tayo ay kumain ng too much sugar? Too much sugar, it may turn into a fatty liver disease or to a diabetes, and also raises the risk of heart diseases. So, can raise BP at increase chronic inflammation at saka po yung cholesterol po natin, ha? Tataas po yan. Kaya po, sasabihin ko sa inyo, ang kagandahan ng hindi tayo too much sa sugar, may iwasan po natin yung magkaroon tayo ng sakit sa atay, yung liver, fatty liver disease na sinasabi. At syempre, para maiwasan natin yung pagkakaroon ng diabetes, kapag may diabetes ka, kakonektado na yan sa puso, maaari tayo magkaroon ng heart disease. At syempre, kapag ka po ganun, magkakaroon po, tataas po yung cholesterol natin. At ang isa pa, yung sugar po ay love na love ng mga, ano mo, yung mga, kung may mga nagkaka-cancer, yung mga nagsisimula na cancer, love na love po nila yung sugar. Kaya po, yung inflammation po sa ating katawan, yun po yung sinasabing pamamaga ng o mga bukol na maliliit. So, love na love po nila yon. So, less sugar po tayo para po hindi maiwasan natin yan. At saka ang isa pong kagandahan ng tayo ay hindi masyado sa asukal, mapapanatili po nating bata ang ating mukha, ating kutis. Kasi po, ang too much sugar, nakakatanda. Nakakatanda po. Too much sugar leading to us to premature or to have wrinkles and aging. Ayan po. Kaya po, yan po ay matagal ko nang
Nagre-research po kasi ako. Kaya, matagal ko na po itong nabasa nung araw pa na ang too much sugar pala ay hindi maganda. Kaya po nag-cut na ako ng sugar. Ano-ano ba marami, ang pagkain marami sa sugar? Katulad po ng mga juices, soda, yan po napakarami pong sugar niyan. Siyempre yung mga cakes, oo, masasarap lahat, lalo na yun ngayon, online selling. Different kinds of ano, sweet. Pero, iwasan po natin ang palagi. Pwede minsan lang, parang pampalis lang ng umay pag kumakain ka yan. Kung mahal mo ang sarili mo, kung gusto mong humaba ang buhay mo, why don't we take care for ourselves, di ba po? So, yan po lahat ang mga ano, mga mangyayari kapag too much sugar. Baka mawawalan tayo ng lakas. At saka yung bloating, yung tiyan natin, ang sarili natin, yung bloating lagi yung tiyan natin. At saka po, magkakaroon po tayo ng yung immune system natin hihina. Tsaka po, ayun, yung nakaka-gain po ng weight ang too much sugar. So, ang isa po, although napakasarap kumain ng matamis, pero alam nyo naman, para maiwasan natin lahat ito, bawasan natin ang pagkain ng too much sugar. Pwede naman pong alternative, kung talagang mahilig kayo sa mga sugar, alternative po, egg, apple, banana, ayan po yung mga green leafy vegetable. Instead na kumain kayo ng matatamis, ay yan, ilipat nyo yung ano, para maging mapanatili nating malusog ang ating katawan. At syempre, pag too much sugar daw po tayo, merong tendency na magkaroon tayo ng depression. Makaka-depress pala pagka yung too much na lagi kang mahilig sa matamis. Tapos po, meron naman po tayong mga healthy meals na pwede nating i-alternate yan. Katulad ng itlog nga, yung sinabi ko sa inyo, hard-boiled egg, yan. Maganda po yan. Skyflex, banana, syempre, napakaganda rin po yan. Tapos po, kung gumagamit kayo ng mga, alam mo yung, ano, yung mga, halimbawa po, yung mga gatas na malapot, palagay sa pagkain, o palagay sa inyong mga tinapay na gusto nyo ipapalaman yung mga sobrang tamis, peanut butter is much healthy po, yung peanut butter. Yeah, kasi nga po sinasabi ko sa inyo, eating too much sugar increases cellular aging, at saka po it will harm kidneys and increase gout po, at saka yung pong increase risk of dementia. Yan po ang mga pangit kapag ka too much sugar, at hindi po talaga healthy ang too much sugar sa atin. Ayan po, it will also risk of cancer. Yun nga po, syempre, pag nagka-diabetes ka, magkakaroon ka na ng iba't ibang sakit, magkakaroon ng komplikasyon. Ayan, kaya po sinasabi ko sa inyo, tsaka yun, ang iba, nagkakaroon ng, kapag mahilig ka sa sugar, nagkakaroon ng tigidig, di ba po? Ayan po, kaya po, yan lang sineshare ko po sa inyo. Ngayon ay pag-usapan po natin ang mga nakakaganda sa ating katawan. Yun nga po, green tea, nakakatulong sa atin sa digestion, nakakabata, itlog, mga kanin, gulay, tomato sauce. Napakaganda po ng tomato sauce sa ating cycle. Kasi po, anti-cancer yan. Ayan, green leafy vegetable. Yan, yung pagkain po ng too much food, yung pagkain ng sobrang dami ng pagkain, hindi rin po maganda. At syempre, para palagi kang sumaya, tumawa ka, magmahal, yeah. Alisin natin ang stress, yeah. Syempre, yung mga stress na lagi tayong, halimbawa, nag-iisip tayo ng sobra, pagka-stress tayo, di ba po, pagka-stress tayo, iba't iba yung naiisip natin, pero para po ma-avoid natin yon, manood po tayo ng masasayang palabas sa YouTube o sa TV. Ayan, mga positibong bagay, makinig ng music na nakakaganda sa pandinig sa inyo, mag-ehersisyo, sleep well, ayan, matulog ng 8 to 10 hours. Sa 8 to 10 hours is good to ourselves. At syempre, yung sinasabi ko sa inyo, personal hygiene, ayan. Brush your teeth, ayan. Avoid
yung pong mga alak o mag-iinaw, pwede po minsan-minsan lang. Yung halimbawa po, yung maganda rin kasi yung red wine, minsan lang. Ayan, mamuhay ng simple. Yan po ang mga magagandang at nakaka-pasigla at nakaka-happy ng ating buhay. Ayan, mamuhay ng simple. Huwag gumastos ng sobra kasi nga po nasa epidemya po tayo. Alam nyo naman po, nasa epidemya tayo ngayon. Kaya po, hinay-hinay muna. Kung hindi naman kailangan, huwag bilhin. Siyempre po, parang ang virus, kahit ayaw natin, pero nandyan pa rin. Kaya patuloy ang pag-iingat ng bawat isa. Huwag man lalamang sa kapwa para po maganda rin ang buhay. At kung kayo'y nagtatrabaho, iwasan ang pagiging sip-sip. Yeah. Kasi po, yung sip-sip, yung halimbawa po, may kasamang ka sa trabaho, tapos lagi mo idadown siya, tapos hindi po maganda yun kasi hindi mo nakikita yung mali mo, di ba po? Sana po ay maging ayos yung tama yung iyong treatment sa iyong kapwa. Yan, be good to one another. Maging mabait po tayo sa kapwa. At katulad ko po, akin na rin pong babanggitin dito sa page na ito. Babanggitin ko na rin po sa lahat po ng mga tao na natulungan ko, hindi ko na po babanggit na ng pangalan, alam niyo na po yun, nakasali dito sa page ko. Although sinasabi ko po sa inyo, hindi ko po natulungan lahat dahil po ako'y pangkaraniwan lang po dito. Ako po isang living caregiver at ako po ay hindi, ang trabaho ko po ay hindi po ako nagtrabaho ng dire-diretso kasi nga natatakot ako at nangihilag ako sa coronavirus. Kaya po yung ibang tao na natulungan ko, hindi ko po na lahat, ang lahat ng humihingi ng tulong sa akin, pasensya na po kayo sa akin. Sobrang dami po ng humihingi ng tulong sa akin. Pero hindi ko po na lahat na matulungan dahil ako nga po ay hindi makapagtrabaho ng ayos dito gawa po ng coronavirus. Ayan. Kaya po nag-iingat din po ko sa sarili ko. Kaya po ang nangyari po, meron po akong natulungan at alam niyo po kung sino-sino kayo. Sana po, ang hiling ko lang po, kung sakali po, kung ano man po yung tulong ko sa inyo, maliit man, hindi man sa ganong kalakihan, di ba po, maliit o munti man. Someday, kung kayo po ay papalarin, ayan. Someday, kung kayo po ay papalarin na magkaroon din, in return, itulong nyo na lang po sa mga taong nangangailangan. Ayan po, masaya na po ko noon. At least po, yung ginawa ko, gawin nyo rin po sa iba yan. Para po sa mga taong nangangailangan, iyon po ay kung sakaling dumating ang punto na kayo naman po ay meron. At syempre po, salamat po at ayan. Natupad ko na rin ang pangarap ko sa isang simbahan na makapag-donate ng isang upuan. Yan. Salamat Ate Betty Antiniolos dahil sa iyo, ikaw ay kinakasangkapan ka ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Upang ayan. Although sa simbahan po naman ng aming nayon ay meron na rin kami nabigay. Ayan. At iyon po ay inilagay ko sa pangalan ng aking yumaong kapatid at aking mahal na nanay. Ayan, sa tulong po ng aking ate, nakapagbigay rin kami dyan ng dalawang upuan. So, yung pong mga tao na akin pong natulungan sa page na ito na humingi ng tulong sa akin. And someday, kung kayo po ay papalarin, in return, yung pong nangangailangan, yun lang po, yung nangangailangan po, pwede nyo pong doon ibalik yung inyong pagtulong para po, kumbaga, meron pong continuation, ayan. Kung sakali pong dumating ang punto na kayo po, meron roon na, ano po, yun lang po naman. O, yun lang po ang masasabi ko sa inyo, mamuhay po ng simple, maging mabait sa kapwa natin, be good to one another, ayan, mag-ingat po tayo palagi, at manalangin.
Everything happens for a reason po. Kaya po, huwag po kayong bibitaw. Patuloy po kayong manalangin, manalig sa Panginoong Diyos. Iingatan niya po tayo at ibibigay niya po ang mga pangangailangan natin. Basta magtiwala lang tayo na hindi tayo kakapitan ng coronavirus na yan. Pero syempre, kailangan din natin ang pag-iingat. Sinasabi ko nga po sa inyo, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Patuloy na mag-ingat, always. Pati ang mga anak natin, ingatan natin, mga lolo, lola. Kasi nga po, ang coronavirus nandyan pa rin. Mag-ingat tayo at iingatan tayo ng Panginoong Diyos. Oh, thank you so much. Have a nice day. Pangulong ko. Thank you so much. Sana po meron akong na-share sa inyo about sa too much sugar. Yan. Sa ang naibigay ko sa inyo na too much sugar, na hindi maganda ang too much sugar, at saka po yung isa na sinabi ko sa inyo, yung para maging maganda ang ating katawan, yan, kung mga avoid na pagkain, at syempre para maging masaya, be kind to one another po. Okay. Huwag po tayong mang-ape sa kapwa natin. O, yun lang po. God bless. At mabuhay po tayo lahat. Huwag kalimutan ang YouTube channel ko po, Lita Katigbak. Ayan. Salamat rin po sa pag-like nyo sa aking Facebook page, Lita K. of Cali. Have a great day. Bye!